Yo, what's up mga guys, and welcome back ulit sa akin channel. And for today's video, ang gagawin natin ay pakita ko sa inyo ang color coding ng CDI at saka stator ng inyong motorsiklo. Kung inyong motorsiklo ay bilang sa Honda Wave 100, so dapat mo ito panoorin para dagdag kaalaman na rin at idea kung sakaling magkakaroon ng problema ang inyong ignition system. So shout out muna sa kanila dyan, sa baba. Ito na guys, ang nating ipakita sa inyo ang color coding ng stator coil na socket na ito. So itong socket na ito ay nakakonect sa ating primary coil. So ito yung primary coil natin, ito yung primary coil. So ito yung tinatawag natin kabuuan. Ito naman yung stator coil assembly natin. So sa ating primary coil, meron siyang apat na wire. Yung kulay yellow, puti, blue, white, at saka itong red black. So itong red black na ang unahin natin. Ang red black ay nakakonect sa ating primary coil. So ang ating primary coil, ito yung nagsusupply papuntang CDI. So ito yung nagsusupply papuntang CDI. So sa ating primary coil ay nasa, ang kanyang resistance ay nasa mga 300 to 500 kung ito ay isang condition. Kapag ito naman ay nagkakaroon ng problema o diferensya, nagkakaroon ang kanyang resistance ng 300 pababa o 200. Kapag nagkakaroon ng ganyang resistance na pababa, matik na yan, nagkakaroon na yan ng hard start tuwing umaga. So yun ang unang sintomas na dapat yung tandaan kapag nagkakaroon ng hard start ang yung motorsiklo tuwing umaga. O kaya naman ay nagkakaroon na kayo ng biglang pag-break at namamatay yung motor. So isa na rin yung sa sintomas na pagkakaroon ng failure sa ating primary coil. So before muna natin ituloy ang ating discussion, so ulitin ko muna na kapag ganitong disenyo ang yung stator coil ay isang easy drive, ang ating motor ay isang Honda Wave na 100. So ito ay isang Honda Wave na 100. Wow. Ang kaparehan ng ating motorsiklo, ito tulad ng Honda Alpha, mga China motor na nabibilang sa mga easy type na stator coil, tulad ng mga Euro type, Grand Star, Sunriser, Rossi, meron din mga Rossi na mga easy type na ganitong disenyo, or kahit na anong disenyo ng motor, kapag nakikita nyo yung ganitong stator ay meron siyang maliit na winding. So itong malalaking winding naman ito ay iba naman kanyang function. So kapag nakita kayo ng kakaiba sa winding nyo, so binabalot ng maitim na tela or kahit anong pagbalot, matik na yan ang inyong design na stator coil ay easy drive. So ito yung mga coding wire na yung makikita, yung apat. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. So itong red wire, ito yung nakonect sa primary coil natin. So ito yung nabibigay supply sa ating CDI na nagkakaroon ng 300 pataas na 500 na resistance ang kanyang condition na reading. Kapag bababaan naman ng 300 to 200, nagkakaroon na yan ng problema, hard start, o nagkakaroon ng biglang pagpatay ng motorsiklo. At ito naman nakita nating blue-white. Itong blue-white, ito yung nakakonect sa ating pickup coil. So yan yung pickup coil natin. Ang pickup coil ay umandar lamang kapag ito ay nakatap yung nakafire yung flywheel natin. So hanapin yung fire to. Itong ito namang natap, ito naman yung F, ito yung fire. Kapag itong metal na ito sa ating pickup coil, ito sa sintro, yung puting metal na yan, nakaumbok, saka ito yung namang fire. Pag nakaharap ang dalawang yan, nagkakaroon na ng ignite dito sa ating CDI. So yan yung nagbibigay kuryente para umandar ang ating spark plug dito. So siya yung nag-ignite, siya yung nagtitrigger para nagkakaroon ng pag-under sa ating makina at pagkaroon ng pagputok dito sa ating combustion chamber. So yun ang function niya. So ano namang sintomas kapag ito ay nagkakaroon ng failure? Siyempre guys, kapag lumagpas ito sa 300 na resistance o 250 na resistance at bababa naman siya sa 100 na resistance, nagkakaroon niya ng problema o sintomas. So either nagkakaroon ng backfire o hirap na rin siyang paandarin. So yun ang mga dalawang sintomas na dapat niyong batiyan. Meron siya pagkakataon kapag ito ay sira talaga, napasokan ng oil. So matik na yan, ayaw na talaga umandar ng yung motorsiklo. Halimbawa, bago yung CDI, tapos wala pa rin kurente. So i-check nyo itong dalawang ito. Sige, itong primary coil, yung nasabi ko kanina na yung resistance niya, at ito namang palaser, check nyo rin yung sinabi ko resistance kanina na hindi siya bababa sa 100 at hindi siya sobra naman sa 150 pataas. Yun yung dapat yung bantayan na resistance ng dalawang ito. Kapag ang yung stator coil ay easy drive. So ito yun, easy drive. Kapag battery drive naman, lahat ng mga magnetic wire dyan, puro malalaki.
So ito namang idadagdag ko guys sa stator coil, yung kulay yellow at saka kulay puti. Itong kulay puti, ito yung nakakonect sa regulator natin o rectifier. Ito yung nagbibigay charging sa ating baterya. Ito namang kulay yellow, nakasiris yan sa headlight at saka sa taillight. Ito yung nagkocontrol sa ating headlight na supply. At ito yung nagbibigay supply din sa ating taillight. At naka-connect dito sa regulator para kontrolado yung supply na output ng ating headlight at saka sa taillight na hindi siya magkaroon ng pagbusted. So ngayon guys, tapos na natin pag-usapan yung stator coil ng ganitong mga disenyo ng motorsiklo. Ito na pag-usapan natin ay ang Honda, kanyang CDI ng Honda Wave natin. Sa CDI ng Honda Wave ay meron siyang, siyempre pag isi-drive, matik na yan. Meron siyang limang wire. So yan, black yellow, blue yellow, red black, tapos ito mang black white at saka kulay green. So unahin natin yung black yellow. Kapag nakita kayo ng black yellow dito sa socket ng ating CDI, ng CDI natin, kukunin natin ang CDI. Ito ay na-connect sa ating ignition coil. Ito yung ignition coil natin. Ito yung wire niya, ito yung socket niya. So matik na yan kapag black yellow na wire. Ito namang blue yellow, so ito yung pickup coil natin. So ito yun guys, dito yung makita natin sa socket. Sa socket ng ating stator coil ay ano na yan, blue-white kasi replacement ng ating stator coil. Kapag original, nagko-coincide yan ng kulay na yan, blue-yellow yan. Tapos ito namang red-black, so alam nyo na, dito yan sa ating primary coil o source coil. Ano bibigay supply papuntang CDI natin. Kapag walang supply yan, ano nanggagaling sa ating stator, primary coil o source coil, matik na yan, paralyzed din ang ating CDI at saka sa ating ignition coil. Ito namang nasa gitna, itong black-white, may kuryente yan na nanggagaling sa ating CDI. So kapag meron siyang kuryente, anytime kapag nagkakaroon ito ng open wire, so pwede kayong makuryente niyan. Ito ay nakakonect sa ating ignition switch. Dito yan. Sa ignition switch, nakakonect yan. Tapos, ang kaharap ng ignition switch na yan ay kulay green, itong ground. So kapag nagkaroon ng pag-off sa ating ignition switch, so matik na yan, nakakaroon ng paralisado sa ating CDI. So nakakaroon siya ng paralisado sapagkat yung sinabi ko kanina is meron siyang kuryente na lumalabas dito sa ating CDI. So tinitrip off yan ng ground. Itong green naman, matik na yan. Kapag yung motorsiklo ay Honda at mga China motor, ito ay ground connection. So lahat ng makita niyong ground sa inyong motorsiklo kapag nabibilang sa Honda at China motor, matik na yan. Ground connection yan. So yun lang guys, yung limang wire ng aking nabanggit ng ating CDI. So yan, CDI at saka yung primary coil natin na crocoding at saka kanyang trabaho at yung socket natin. So kung may katanungan kayo tungkol sa aking ginawang video ito, so mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba. At kung nagustuhan yung video ko at sa tingin nyo nakatulong sa inyong motorsiklo, so huwag nyo kalimutang masubscribe sa inyong channel para tulong nyo na rin. At ito namang CDI, kapag ito ay nagkakaroon ng problema, kadalasan sa mga sintomas dito ay nakakaroon siya ng palyado or pagtirik. At kung okay naman yung CDI nyo, bago yung CDI, so bago yung stator, wala pa rin kuryente, may posibilidad din na itong ignition coil magkaroon din ng problema. So magkaroon din yan ng pagkawala yung kuryente at saka palyado. So dalawa rin ang sintomas ng ignition coil, palyado at saka busted, pwede siya mabusted. Same lang sila ng sintomas ng CDI. Kadalasan din sa mga CDI is nagkaroon siya ng pagbusted at saka palyado. So pwede na siyang masira guys. So anytime itong sila nito ay magkaroon ng pagtirik. At pagkatapos ng aking video, doon ko pakita sa inyo ang color coding at saka schematic diagram ng CDI ng Honda Wave na 100. Ito na guys, ito yung sinabi ko kanina na schematic diagram ng CDI ng Honda Wave 100. So kapag ganitong position ng ating CDI, yan, ang ating CDI ay isang easy type na CDI. Ibig sabihin is meron siyang limang fins, yan. Tatlo sa ibaba, dalawa sa ibabaw. So yan, itong position ng ating schematic diagram. Sa ibabaw na bahagi, ito, sa kanang bahagi, ito naman yung black yellow na wire na makita mo, ito yung ignition coil natin. So nakakonect sa ignition coil wire yan. Tapos sa katabi naman niya, sa ibabaw, yan, na kulay blue-yellow, so blue-yellow yan or blue-white na makita nyo, na nakakonect sa socket ng stator coil, yun ang ating pulsar. So ito yun. Yun guys, ito yung blue-white natin. Ito yung pickup coil o pulsar. Ito yung nag-trigger sa ating CDI para umandar ang ating makina. Tapos ito naman yung katabi ng pulsar na blue-white o blue-yellow sa baba. So ito yung green. Kapag nakita kayo ng green wire, yan,
Matik na yan. Yan po ang ating ground connection ng ating motorsiklo. Kapag yung motor ay nabibilang sa Honda at saka sa lahat ng mga China motors. Tapos ito naman katabi, sa gitna, pinakagitna ng ating connection sa ating CDI, yan na makita nyo yung black-white. So black-white yan, black-white. Yan po ang nakakonect sa ating ignition switch. So yan po yung nakitrigger sa ating CDI para magkakaroon nyo na pag-trip up o pagpatay. Kasi ito ay na may connection na ground sa ating ignition switch kapag ito ay naka-connect, naka-off position sa ating ignition switch. Kapag naka-off position natin ignition switch, matik na yan. Naka-connect yan sa ground. Kaya automatic na mamatay ang ating CDI. Kasi nga sinabi ko kanina is meron siyang kuryente dito. So automatic ito trip off yan dito sa ating CDI. Yun ang connection ng black-white na wire puntang ignition switch. Tapos ito namang katabi niya na red-black. So ito yun. Or black-red. Ito yung main supply talaga ng ating CDI, ng ating kabuuang CDI. Ito yung source coil o primary coil. Yun ang connection ng ating red black. Ito yung na-connect sa ating stator coil assembly na black red na wire na nakaka-supply ng 300 to 500 pataas na supply ng ating CDI. So yun guys, ang aking pinakita sa inyo isang schematic diagram ng isang CDI ng Honda Wave na 100. Wow! Salamat sa laging pagsuporta ng aking channel at manonood. At kung nakatanungan kayo, maging mo lang ang comment sa baba. Tapos, mag-ingat po muna, ho. God bless.